Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing pinag-uusapan ang salitang predator, palaging leon at pating ang pumapasok sa ating isipan. Ang hindi nyo alam, may mga insekto na mas mabagsik pa sa leon at mas mabilis pa sa pating. Ito ang mga insekto na nakaisip ng kakaibang paraan upang makahuli ng prey na siguradong kabibiliban mo. Mula sa insekto na gumagawa ng ilaw hanggang sa langgam na gumagawa ng patibom, ilan lang yan sa mga bagong kaalaman na inyong mapapanood. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1. Carnivorous Caterpillar. Kung ang caterpillar ay kumakain ng dahon, ito ang species ng caterpillar na gutom sa insekto. Ito ang Eupetisha oricloris. Kesa kumain ng dahon, mas gusto nitong kumain ng insekto. Meron itong anim na binte na mabisa upang dakmain ang kanyang biktima. Matulis ang kanilang mandibles na ginagamit nila upang uyain ang pagkain. Matatagpuan ang carnivorous caterpillar sa malaparaisong isla ng Hawaii kung saan napakaraming langaw. Ito marahil ang dahilan kung bakit nag-evolve ang mga caterpillar bilang tirador ng langaw. Mabuti na lang at ang uod na to ay sobrang liit lang dahil kung kasing laki to ng halimaw, baka wala nang bumisita ng Hawaii. Pagkalipas ng 3 linggo bilang caterpillar, ang mga uod na to ay magta-transform bilang gamo-gamo, kaya hindi na sila scary. Number 2. Glowworm. Kung tutungo naman tayo sa New Zealand, dito mo matatagpuan ang kuweba ng Waitomo. Ito ang kuweba na pinamumugara ng espesyal na insekto. Aakalain mong nakatingin ka sa mga bituin, ngunit ito ay ang glowworm. Meron itong scientific name na Arachnocampa luminosa. Mukha lang itong ordinaryong uod, ngunit kaya naman itong pailawin ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Importante sa mga glowworm ang lumikha ng ilaw dahil ito ang kanilang paraan upang humuli ng pagkain. Sa tuwing sila ay umiilaw, inaakit nito na lumapit ang gamo-gamo. Upang makahuli, ang bawat glowworm ay naglalabas ng malagkit na sapot. Ang bawat hibla ay may likido na parang mighty band kung dumikit. Paglapit ng gamo-gamo, pwede silang dumikit sa pamingwit. Sino mag-aakala na ang ganito kagandang ilaw ay merong tinatagong masamang plano sa mga maliliit na insekto? Pagkalipas ng isang buwan, ang mga glowworms ay magdadaan sa metamorphosis at magiging ganap na fungus gnats. Number 3. Antlion. Sa lahat ng insekto, ito na ata ang may pinakakakaibang paraan upang makahuli ng pagkain. Tuwing umaga, ang mga antlion ay gumagawa ng malalim na hukay bilang patibom sa kanilang biktima. Naghihintay ito hanggang sa may maligaw na langgam. Kapag nahulog ang langgam sa butas, mahihirapan na itong makaahon. Dito na ngayon kikilos ang antlion upang umatake. Ang antlion ay may kamandag na kayang pumatay ng langgam. Sa tuwing makakatakas ang biktima, binabato niya ito ng buhangin upang malaglag. Sa ganitong paraan, siguradong walang takas ang kawawang langgam. Kung minsan, binabalibag nila ito at hinahampas sa lupa. Kapag tapos na niyang sipsipin ang laman loob ng biktima, sa kanya lang ito ihahagis palabas ng kanyang bahay. Hindi habang buhay na ganito ang itsura ng antlion dahil pagkalipas ng 3 taon, magbabago ang kanilang katawan at tutubuan pa ng pakpak. Ang dating antlion ay isa na ngayong magandang lacewing. Number 4. Tiger Beetle. Nakakita ka na ba ng halimaw sa ilalim ng lupa? Hindi ba't nakakatakot kung meron nga talagang ganitong hayop? Sa totoong buhay, hindi nalalayo ang mga tiger beetle. Pumapasok ito sa loob ng butas upang mag-abang ng mabibiktima. Dito sila maghihintay ng pagkain.
Kung may maliligaw na insekto, ito ang kanilang pagkakataon upang umatake. Para itong ahas sa sobrang bilis kung manuklaw. Ito ang anyo ng tiger beetle habang baby pa lamang sila. Ngunit kapag matanda na ito, saka lang ito tutubuan ng matigas na shell, maraming paa at malakutsilyong mandible. Ito na ngayon ay mas pinatapang, mas pinaastig at mas pinabilis na tiger beetle 2.0. Wow! Maliit lang ang insekto na ito ngunit napakabilis namang kumilos. Sa isang iglap, kaya nilang tumakbo ng 1 metro. Bagay na bagay sa kanila ang pangalan tiger beetle dahil kasimbagsik nito ang kanilang katukayo. Number 5, dragonfly. Siguro ay ilang beses ka nang nakakita ng tutubi sa inyong bakuran. Ngunit alam mo ba na nagsimula ang buhay ng tutubi sa ilalim ng tubig? Ito ang dragonfly nymph o ang mga baby na tutubi at kasama sila sa listahan ng malulupit na predator. Sa tuwing humuhuli ng pagkain, gumagamit ito ng nguso na kayang humaba at may panipit. Ang tawag rito ay labium. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang labium, naaalala ko ang pelikulang Alien. Sobrang bilis ng kanilang bawat atake, kaya walang takas ang biktima. Maski ang isda ay hindi exempted sa mga baby dragonfly. Pagkalipas ng 3 buwan, umaahon ito sa tubig upang magpalit ng anyo. Ito ang huling yugto ng metamorphosis kung saan masisilayan mo ang paglitaw ng kanilang pakpak. Nagmula sa tubig, handa na sila ngayon upang maghari sa himpapawid. Kahit isa na silang tutubi, hindi pa rin nawawala ang kanilang gutom. Gaya ng tutubi na to na ginawang tanghalian ang magandang paru-paro. Kung minsan, maski ang delikadong putakte ay hindi ligtas sa tutubi. Ito na ata ang pinaka-savage sa lahat dahil maski ang kapwa tutubi ay ginawa niyang lamantyan. Yikes, cannibal pala ang mga tutubi. Number 6, Epomis beetle. Takot ka ba sa palaka? Kung oo, ibahin mo ang Epomis beetle. Pagkapisa pa lang nito sa itlog, naghahanap na kaagad ito ng pagkain. Ang numero uno sa kanilang menu, dugo ng palaka. Sinisipsip nito ang dugo ng palaka na parang garapata. Kahit saan pumunta ang palaka, palagi itong nakadikit. Sa pagdaan ng maraming araw, unti-unting magbabago ang anyo ng Epomis beetle. Magkakaroon na ito ng matigas na exoskeleton at matalas na panipit. Marami man ang nagbago sa kanilang itsura, ngunit hindi pa rin nagbago ang hilig nito sa pagkain ng palaka. Sa pagkakataon na to, mas gusto na nilang kainin ang karne ng palaka. Dahil dyan, binansagan nitong frog killer. Kasama ang Epomis beetle sa ating listahan dahil kaya nilang atakin ang palaka na mas malaki pa sa kanila. Kung minsan, nagpipiesta ang mga Epomis beetle sa katawan ng kawawang biktima. Wala pang 3 oras, buto na lang ang natira sa pobreng palaka. Number 7, Firefly. Marahil ay nagtataka ka kung bakit nasama sa ating listahan ang alitaptap. Akala natin na ang mga firefly ay romantic at mapayapang insekto, ngunit ang hindi nyo alam, ang mga larvae nito ay mabagsik na predator. Ang mga baby firefly o larvae ay wala pang pakpak, ngunit kailangan nitong kumain upang hindi mamatay. Ang paborito nitong kainin, mga laman loob ng kuhol. Sa video, may kita ang larvae na sinisipsip ang katas ng snail. Kain lang ito ng kain dahil kung meron na itong sapat na panahon, saka lamang ito tutubuan ng pakpak. Ito na ngayon ang litap-tap na pamilyar sa ating lahat. Para itong may dalang bumbilya sa lakas ng ilaw. Kaya naman kapag kinain ito ng palaka, kitang-kita pa rin sa katawan ng palaka ang umiilaw na firefly. It's a frog. Alright, there's a frog with a lightning bug in a stomach. Number 8, Ladybug. O ito, isa na namang nakakaakit na insekto, ngunit isa palang matakaw na predator. Hindi gaya ng ibang insekto sa ating list, ang mga ladybug ang pinakamagugustuhan mo.
Paano ba kasi? Kinakain kasi nito ang mga aphids na peste sa pananim ng mga magsasaka. Ang mga aphids ang isa sa sumisira sa tanim na halaman at trabaho ng ladybugs na puksain ang mga pesteng aphids. Habang baby pa lang ang ladybug, malakas na agad itong kumain ng aphids. Ang hirap paniwalaan na ang itim na insekto na to ay magiging ladybug pagkalipas ng isang buwan. Kaya the next time na may makita kang ladybug sa inyong bakuran, huwag mo itong papatayin. Sila kasi ang makakatuwang mo sa paglaban sa mga pesteng insekto sa inyong hardin. Mas maraming ladybug, mas protektado ang inyong halaman. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga insekto na to ang pinaka-amazing? I-comment mo na yan sa baba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kyle Magat, Dwight Allen, Kuya Kaiser at Kuya Kyle, Mark Umair, James Bartolata, Rafael Degamo, at Julius Zabat. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!